prisoner sa mga parokya ng kalalan ng buling ng mga talento no, sa campaign. And there were around 20 persons who came. At sinabi ng pari sa kanila na kung sino man ang makapag-buhi, makapag-portray, perfectly portray no, of God on their painting would receive an award. Finally, each one started to paint a portrait of God, except for one person. Except for one person. The one who had a mental problem. Meron pong nasawag niya. Hindi maganda sa pag-isip, no? Masira. The guy was sitting in the room. The guy was sitting in the room. And lagi po siyang inaantok sa harap ng malinis na papel na ibinigay sa kanya. While thinking how he will pay God. How he will pay God. Finally, time came na bumalik yung pare upang tingnan ang lahat ng kanilang pinta. He tore the large room, inikot niya ang silid at tinignan ang bawat portrait no, na kanilang inuwi. At sa lahat ng kanilang mga inuwi, napakarang iba-iba po ang imahin na kanilang inuwi. Meron pong isang patanda na meron pong malaking puso. The painting portrait of God as a good shepherd. Meron din pong nag-throw the paint a king who is on his throne. At meron din pong Diyos na nakapatak sa krus. At meron din pong nag-draw na paint ng isang dove and several other ways. Yet, to the surprise of all, hindi po nasiyahan ang pare sa lahat ng portraits na kanilang pinakita. Habang ang pare po ay pumunta na lamang sa sulok at umuho. At habang nakuupo siya, ay meron po siyang narinig na hilig. At yun yung may problema sa pag-iisip. Umihilig. Kaya nilapitan ng pari at ginising. Nakita ng pari ang kanyang papel ay talagang malinis na malinis pa rin. Malinis na malinis. At sabi ng pari, ito ang pinakamaganda sa lahat. Ito ang pinakita niya yung papel na walang ito, walang may. Sabi niya, ito ang pinakamaganda sa lahat. Sabi ko ng mga tao doon sa loob, my father, yan mo ay walang tinta, walang tuloy, walang image ng Diyos. Bakit yung nasasabi na yan ang pinakamaganda sa lahat? Sabi ng pari, exactly. That is how God looks like in this Greek Bible. That's how God looks like in this Greek Bible. And then, pinalakpakan ko nila ang taong may problema may tililing. Sapagkat para sa pari, ang kanyang ginawa, wala naman talaga siyang ginawa, ay yun ang God, how God looks in this people. Hindi mo malinis ka. Kaya pinagpakan mo din no? Ang tao may problema sa pag-iisip. Kaya din po bilang pagbibigay pag-uuri sa tao, yung pinagpakan din po natin yung tao may problema sa pag-iisip. But the story did not end there. Hindi po natapos ang kwento. Ayon po sa kwento, lahat po na po malapag sa may problema. Inisip ko lang ang kwento. Yung mga kapatid, today is Trinity Sunday. Yes. Kamustahan po niyan? Tatlong persona. Santissima Trinidad. Tatlong persona. Iisang Diyos na may tatlong persona. At
us that there is only one God but three divine persons. Sino-sino nga po sila? Father, Son, Holy Spirit. Anak, Diyos Espiritu Santo. Ayusin niya. Zero. I will tell you the truth. This mystery of the Blessed Trinity is very difficult to explain. Napakahirap po ipaliwanag. At alam ko po na mula noon ay ilang beses na po narinig ang explanation ko puro mula about the Santissima Trinity. At ako pinaniniwala na hanggang ngayon, hindi pa rin kanina ang inyong pag-intindi. Hindi po ba? Yes, we can explain this in our own experiential way. Napakadaling in our own way. Ayaw po sa ating karanasan. But by trying to explain this, our own explanation and answer will become another question. And that is a mystery. And now, mystery. Alam niyo po, when the priest in our story said that God looks like indescribable, he did not mean that God cannot be described. In fact, we have lots of images of our God through the divine or the doctrine and teachings of the church and according to our own experience. And for many of us, we keep on asking if what really is the correct and perfect description of God's image, for we have not seen Him yet face to face. That is why, you know, mga kapatid, we believe the Blessed Trinity through faith and nothing more. We believe the Blessed Trinity through and nothing. Tanungin niyo ako bakit? Bakit? Tanungin niyo ako bakit? Bakit? Because we believe that many of us do not still understand clearly the mystery of the Holy Trinity. And every time it is explained to us, madalas po, tayo ay inaantok. Tulad ngayon, di ba? Yes. Kaya po ako yung sasalita ng isang oras tungkol sa Santissima Trinidad. Alam ko po, ako'y tutulugan lang ang pinagalit. Subalit ang kagandahan, talagin niyo po ito. Ano? Though we do not see by our two eyes the three divine persons, we believe in them through our eyes of faith. Amen? Amen. That's why we continue to invoke the triune God, especially when we make the sign of the cross. And we continue to believe God as Trinity for the simple reason that Christ